hindi na itutuloy ni dating Vice President at veteran broadcast journalist Kapayan Noli De Castro ang pagtakbo sa pagkasenador sa 2022 national elections. Sa isang pahayag, sinabi ni Kapayan na nitong mga nakaraang araw ay pinag-isipan niyang mabuti ang desisyong magbalik bilang isang mambabatas. Isinumiti niya ang kandidatura sa COMELEC noong Biyernes, ngunit nagkaroon ng pagbabago niya sa kanyang plano. Kasabay ng pagdarasal ay napag-isipan niyang mas makakatulong siya sa pagbibigay ng boses sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng pamamahayag. Nagpasalamat si Kapayan kay Manila Mayor Isko Moreno at sa aksyon demokratiko sa ibinigay na tiwala at tulong sa kanya. Nirerespeto naman ng aksyon demokratiko ang desisyon ni dating Vice President Noli De Castro. Ayon kay Moreno, may personal na dahilan niya si Kapayan sa pag-atras sa pagtakbo sa Senado na kanilang nirerespeto. Naniniwala rin si Yorme na ipagpapatuloy ni De Castro ang interes ng ating mga kababayan. Would you like to confirm, sir, kung kailan po nag-withdraw ng senatorial candidacy si Kapayan Noli De Castro? What did he tell you po and when did he make that decision to back out? Ay, personal reason niya. No, I, wala akong liberty to tell you yung kanyang... Asin na lang, no? Okay. With due respect to Kapayan Noli De Castro, and I believe and I support his decision because there is a personal reason behind it. And I'm not in the liberty to tell the public to state that situation. But we were informed yesterday. Dapat ba sa aksyon demokratiko siya? Tatakbo? Sa aksyon siya. Action. Sa inyo, sa inyo. Aksyon pa rin naman siya. Kaya lang, for personal reason, hindi muna siya tutuloy. We support that. And if he pops out with another political party, how would you feel? Well, it's not up for me to decide. Okay. Sino-sino ang mga senatorial lineup ng aksyon? So far, si Carl Balita and Samira Goto. Magandang umaga, bayan! Siyempre, iisa po ang tanong ninyo. At nung malaman po ng ating mga kasama at mga kaibigan, kakilala, na ako'y tatakbo, iisa po ang tanong nila. Ang tanong nila, bakit ka tatakbo na naman? Galing ka na dyan. Iisa lang po ang sagot ko. Nung ako po'y maging senador, 3 taon lamang. Dahil hindi naman ako kaila sa inyo na ako'y naging vice president after 3 years. Sabi nila, pwede ka namang maglingkod habang nasa radio at television. Totoo po yan. Totoo po yan. Pero iba po ang paglilingkod pagdating ho sa Senado. Kapag ikaw ay gumagawa ng batas, yung laging inirereklamo mo habang ikaw ay nagbo-broadcast, ay magiging kapaki-pakinabang na kapag itinanslate ninyo sa batas. Kaya after 3 years, ipagpapatuloy ko ho yung 250 ton na mga batas na aking na-file noon kasama ng mga resolusyon. Diyan ho sa 250 ton na ito, 5 ang naging batas, 4 ang naging batas. Yung ngayon pinakikinabangan na yung Alternative Dispute Resolution Act, yung Newborn Screening Act para po sa ating mga sanggol na kasisilang lamang, lalong-lalo na mga mahihirap, at yung Expanded Senior Citizens Act para sa mga senior citizen na pinakikinabangan na rin. At yung Quarantine Act. Ang Quarantine Act po ay lalong-lalong kailangan natin. Wala po ang pandemic, may Quarantine Act na tayong na batas. So ipagpapatuloy lamang namin, ako at ang mga kasama namin, kung anong nasimulan ko po sa Senado. At yun ang tuloy-tuloy na. Ang patuloy po na paglilingkod, pero sa mas mataas na na antas ng paglilingkod mula sa radyo at telebisyon, gagawin ko pong mas makabago, mas makapangyarihan, lalo na po sa panahon ngayon na may pandemic tayo, na kailangan po ang mga mahalagang batas para makatulong sa pagbangon muli ng ating bansa, ng ating ekonomiya, matapos po ang pandemic. Salamat po. Hello po.
Hello, Kabayan. Good morning po. Dwight De Leon from Rappler. Sir, pwede bang mabigyan niyo lang kami ng more details kung ano yung naging discussion niyo with Manila Mayor Isko Moreno? How did you become part of his slate? Opo. Well, bago ako nanumpa sa Aksyon Demokratiko, nag-usap muna ako kami ni Mayor Isko. Tinanong ko sa kanya, ano bang plano mo? Ano ba ang mga advocacy na iyong ipaglalaban? Yung mga binanggit niyang advocacy niya, ay nagkataon naman, incidentally, siya ang una lumapit sa akin, ha? Nung natunugan nila, nakakandidato ako. Yung mga advocacy niya na binabanggit niya sa akin, nagkataon nagmamatch naman sa advocacy ko rin. Nangunguna dyan pagtulong sa mga mahihirap. Nagawa ho yan ni Mayor Isko kahit may pandemic. Nagawa niya ang pabahay, ang housing na number one sa mga advocacy ko po. Baka hindi niyo alam na ilang condominium, meron isa dyan, ang pangalan ay condominium na 28th floor, 20 palapag, na kanyang renta lang ho ito, pero ang mga kababayan natin ay magbabayad buwan-buwan ng renta. At napatunayan din po ni Mayor Isko, nung kami nasa housing, tipid kami sa ang square meter, di ba? Siya napatunayan niyang mahigit sa 40 square meter at 2 kwarto. So nung ikwento niya sa akin ng mga advocacy niyang yan, at saka yung dano ko humanga sa kanya dahil sa kahit panahon ng pandemic, nagawa niya magpatayo ng mga condominium para sa atin po mga mahihirap. At marami pa siyang tinento sa akin mga pinaplano niya kung sakasakali, at siswerteng siya. Pero it doesn't mean naman na sa Senado naman, naranasan ko yan ng 3 years, hindi ka naman mag-isa eh. Ayaw kong magyabang na pinasa ko ang isang batas. Hindi po. Kasi magkakasama ho kami doon. Ako lang nag-sponsor.